Ito, panoorin nyo ito, ha? Panoorin nyo ito. Nakahold muna ang 90 million pesos na bayad ng Comelec sa Smartmatic habang may iniimbestigahang security breach. Sa kabila niyan, tigat naman ang Comelec na tuloy pa rin ang eleksyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Greg Gregorio. From FBI, we have... Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation na pinamumunuan ni Senator Amy Marcos, kapatid ni Presidential Candidate Bongbong Marcos, tungkol sa umano'y security breach sa system ng Smartmatic, lumabas na noong Enero pa lang, may na-detect na raw na unusual traffic sa pag-access sa system ng technology provider para sa nalalapit na eleksyon. Ay nako, Rosrod, salamat po at thank you very much. Sa report ng NBI, 726 access logs na isinagawa sa loob ng 6 na araw ang nadiskubre. Kaya naniniwala ang NBI na may iba pang sangkot sa security breach bukod kay Ricardo Argana, ang empleyado ng Smartmatic na naglabas ng laptop mula sa kanilang tanggapan na siya raw pinag-ugatan ng security breach. Hinala pa ng NBI, isang hacker ang nasa likod nito na posibleng sangkot din sa mga nakaraang pangahak sa Comelec. Argana is not acting alone, or but just the same, we are also inclined to believe that he was not able to meet those people who convinced him to provide access to his laptop. How certain are you that the Iloilo Black Hat is the third hacker? There are so many circumstances. He was a member of a group that created a company offering their services. Those coincidences would tell us that he is involved. Habang pinaghahanap pa ang mga posibleng sangkot sa security breach, sinabi ng Smartmatic na tanging 4 gigabytes lang ng datos nila ang na-download at ang mga nakuhang datos wala raw kinalaman sa nalalapit na halalan. At para matiyak na hindi na muling maulit ang breach, bantay-sarado na raw ng Smartmatic ang iba pa nilang empleyado. Before, when we issued the laptops, it was on the honesty basis that you're not allowed to bring the laptops home. Now, we're more stringent at monitoring that you really leave your laptops in the office or in the warehouse. At habang iniimbestigahan pa ang security breach, hinold na muna ng Comelec ang 90 million pesos na bayad nila sa Smartmatic na June na noon pang Marso. Sa kabila nito, siniguro naman ang Comelec na walang magiging delay o anumang aberya sa butuhan sa May 9. Because of the proximity of the election, it is not wise to take any drastic action against Smartmatic that might prejudice the conduct of the elections in May 9. Bukas na nakatakdang simula ng Comelec ang pagpapadala ng official ballots sa iba't ibang lugar sa bansa. Nagbabalita mula sa frontline, Greg Gregorio, News 5. Ay nako, ay alam mo sa totoo lang ha, medyo this news is really bothering. Kasi sabi ko, hindi na ho ito, kasi iniimbestiga na ho ng NBI at talagang medyo nagkaroon din talaga ng security breach according. Kasi noong una, medyo parang pinupolitika pa yan. But this time, kitang-kita naman natin na inuhold nga ngayon ng NBI dahil may problema. Ako po, alam mo, honestly... Sa loob-loob ko nung inaano ko ito, nung tinitingnan ko ito, sabi ko nga, wag naman sana. Ako, gusto ko sanang walang eleksyon at magpatuloy si Pangulong Duterte, pero hindi ho maganda. Alam mo yon, gusto ko magpatuloy si Pangulong Duterte, pero mahirap po pagka nagkagulo pa sa Pilipinas at dahil sa mga eleksyon na mangyayari. Delikado ho. So sana ho ay talagang ako, I wish that every one of us would be vigilant pagdating ho dito. Baka kasi mamaya, we are so distracted sa politika, sa pangangampanya, at hindi na nababantayan ito. Sana mabantayan talaga ito ng taong bayan, kasi pag ito hindi nabantayan ng taong bayan, baka mamaya, it's no longer the will of the people ang maging presidente natin. At the same time, baka yung perception na corrupt yung ating election, baka yan pang pagsimula ng gulo at yan pa ang gamitin ng ilang grupo na alam naman ho natin kung sinong grupo yan at gamitin na para maging dahilan para magkaroon ng lawlessness sa atin
Eh, hindi ho maganda yan. Ako, ay, sabi ko nga eh, parang naano ko ito. Parang nakakatakot. Kasi baka mamaya, dahil sa ganito, magkaroon ng kapirasong, alam nyo na, gulo. Tapos, eh, paglaruan ng mga makakaliwa. Alam nyo naman ang mga makakaliwa. Pag yan, pinaglaruan yan, tapos gagamitin nila yan, tapos palalabasin nila ngayon na merong failure of election pag nanalo. Halimbawa lang, manalo hindi yung kanila. Kasi yan yung warning nila eh. Diba? Yan yung warning nila na pag natalo, eh may dayaan na kagad. Kaya nga medyo weird eh. Kasi bakit weird? Kasi both camps are claiming that. So kung pag nanalo daw yung si ganito, abay, dinaya yung kandidato nila. At pag nanalo naman si ganito, dinaya ng kandidato nila. Kaya talagang delicates. Alam nyo, maganda niyan, ipanalo nyo nalang si Yorme. Hindi, totoo, pag nanalo si Yorme, eh, alam naman si Yorme pamandaya. Wala na. Aping-api na nga si Yorme. Diba, pas, paano pa niya dadayain? Kinakawawa nyo na nga, eh, diba? Wala na nga, sa totoo lang, ha? Si Yorme na nga lang yung, eto talaga ang tunay na underdog. Si Yorme. Si Yorme ho talaga ang masasabi nating ordinaryong Pilipino na nakikipaglaban mag-isa. Ano ibig sabihin nito? Nakikipaglaban mag-isa na walang kakamping oligark, walang kakamping malalaking pamilya, malalaking politiko na bumabackup sa kanya. Wala. Mag-isa lang siya at kasama niya ang mga ordinaryong Pilipino lang. Yun lang. Yun lang ang kasama ni Yorme. Wala nang iba. Tayong mga silent, hindi naman pala silent. Kayo lang pala yun. Maingay pala ako, hindi pala ako silent. Totoo, tayo lang ang mga ordinaryong Pilipino ang pwede magpanalo kay Yorme. Wala nang iba. So sana ho, again, ha? Huwag ko kayo titigil. Huwag ko kayo maniniwala sa propaganda ng mga dilaw at saka na mainstream media ng backlash yung mga sinasabi ni ginawang press con. Huwag ko kayo maniniwala ho doon na nababawasan na kesyo yung mga isko daw nagsiswitch tuloy. Sino may... Alam mo, yung mga isko na nagsiswitch to Lenny, ang tawag mo doon may mga tililing. Alam mo kung bakit may tililing? Nakitrililing. Biro lang. Alam mo kung bakit may tililing? Joel Villanueva, salamat po. Alam mo kung bakit may tililing? Isang lang ibig sabihin, kaya nag-switch yan dahil may kapakinabangan. May pwesto makukuha kay Robredo. At saka may puot sa puso. Ha? Bakit? Gusto lang nilang matalo si Marcos kaya lumilipat. It's not because of principle. Nawalan tuloy ako ng respeto dun sa, pasensya na, dun sa mga lumipat na kakilala natin sa Naing Pilipinas. Na ang sinabi lang nila, ang dahilan nila kaya sila lumipat dahil mas tingin nila mas natatalo ni Robredo si Marcos. Kahiyahiya naman ho kayo. Wala kayong prinsipyo. Alam mo, eto, sabi ko sa inyo, manalo, matalo si Yorme, taas noo ako nga harap sa tao at sinabi kong ipinaglabang ko ang kandidatong pinaniniwalaan ko na maghahatid sa Pilipinas sa mas komportabling kabuhayan. Ako po ay nanindigan at tumayo ipaglaban ng isang taong sa tingin ko mabilis kumilos sa gobyerno at tunay na public servant. Manalo, matalo, ipaglalaban ko yon. Manalo, matalo. Bakit? Naniniwala ako sa kandidato ko. Mas mabibwisit pa talaga ako, sa totoo lang, pag nagkaroon ng unification, ayun na lang, labas na ako dyan. Pero ngayon, naniniwala ako kay Yorme kasi si Yorme talaga ang tunay na maghahatid ng isang gobyernong nagsisilbi sa ordinaryong Pilipino. Yun. Wala nang iba. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako yung tipong tulad ng ibang mga vlogger na sigurista lang, doon na ako sa mananalo. Totoo lang, ayaw naman nila si Da Junior eh. Kaya lang sila naandun. Kasi alam nilang mananalo yon, hindi sila pwedeng kumontra. Dahil pag kumontra sila, bagsak ang negosyo nila. Pag kumontra sila, hindi na sila kukunin ng mga ahensya na ini-PR nila. Yan ang totoo. Kasi sino ba naman kukuha sa'yo
kung ang kandidato mo ay yung natalo at hindi si Da Junior. Halimbawa lang, pag nanalo yung presidente nila, siyempre yung mga secretary, kailangan niya ng mga... Tandaan niyo yung mga secretary na yan, may pangarap maging ano yan, maging susunod na senador, vice president, o kung ano man tatakbuhin. Kailangan niya ng mga PR sa social media. Sinong kukunin nila? Pag nanalo si Da Junior, alam naman ako, di ba? Siyempre, hindi. Alam nilang kalaban ako. So, ang kukunin nila, yung kapwa mga kasamahan nilang vlogger. Tama, mali. Oh. Kaya yung ibang mga vlogger, play safe lang. Sa totoo lang, Mayor Sara lang sila. Kaya lang, hindi na nila kinukontra si Da Junior dahil alam nilang mananalo si Da Junior. Ako, hindi yun. Hindi ganun ang prinsipyo ko. Ang prinsipyo ko, simple lang. Doon ako sa pinaniniwalaan ko, manalo, matalo, pinaniniwalaan ko ito. Dahil itong taon na ito, maghahatid ito ng pagbabago at patuloy na kaayusan. Nakita ko eh, pambihirang buhay. Nandiyan ang Tondominium, nandiyan ang Binondominium, nandiyan ang bagong Maynila, bagong ospital ng Maynila, nandiyan ang Manila Zoo, nandiyan ang mga parke. May prueba, nandiyan ang gamot, ready sa COVID response. Ano pa hinahanap ninyo? Ito na yung kandidato na yun. Ay, paano ba, Natbay, kung matalo, di puluti ka sa kangkungan? Eh, ano pa, kailam ko. Ay, galing naman ako sa kangkungan din. Galing naman ako sa kangkong. Biga naman ako. Okay lang sa kangkungan ako pulutin. Huwag lang ako pulutin sa babuyan. Yun, ayoko yun. Hindi ako kumakain ng baboy. Di ba, ho? Ito na, di, eto na, eto na. Matalo, manalo, dito tayo. May endorsement o wala, dito tayo. Kasi pinaniniwala natin yung kandidato natin. Yun ang usapan dito, pinaniniwala mo yung kandidato mo. Ako wala akong problema kung naandiyan ka dahil pinaniniwala mo yung kandidato mo, 100%. Not because of pwesto, not because of anything. Sabi ko nga sa inyo eh, itaga nyo na to, ano nyo na to, i-screen video nyo na to ito. Hindi ako papasok sa gobyerno, wala akong plano. Sabi ko sa inyo, tamad akong gumising na umaga. Parang awa nyo na. Hindi ko sinusuportahan si Yormel na gusto ko ng pwesto. Excuse me po, kung gusto ko ng pwesto, di sana eh, yun na lang isang sinuportahan ko. Eh yun, di ba, sinasabi na malaking pag-asa. Hindi, oo. Wala, sabi ko siya, hindi ako tatanggap. Ayoko. Bakit? Tamad ako kung gumising. Ako na nga mismo nagsasabi sa inyo, tamad ako, tamad. Hindi ako gigising na umaga para doon sa kandidato. Nik-nik nyo. Ay, sabi ko sa inyo, kaya hindi ka ako sumasama sa rally. Kasama pa ako sa gobyerno. Hindi na. Ako, gusto ko lang kasi, alam mo, eto, masasabi ko sa inyo. Ilan taon na ako? 30? Ganun? Joke lang, 45 na ako. Roland Gulay, maraming salamat. Bling Hogotera, maraming salamat. 40 years old na lang ako. Ilang taon na lang ako mabubuhay sa mundo na ito? Sabihin na natin 40 years more. Ganun. O, di ba? Ang importante ho yung mga bata pa, yung mga bata ngayon, yung mga anak ninyo. Imagine niyo na lang ito ha. Imagine. Ako araw-araw akong nasa labas. Nakikita ko yung mga tao. May show kami, nakikita ko yung ano. Makikita mo yung mga kalsada natin. Sabi ko, grabe ang bayan natin. Ano? Ang bayan na walang disiplina. Halimbawa, meron na nga tayong bike lane. Wala pa rin sumusunod. Alam mo ba, bilyong-bilyon ang ginastos ng national government para dyan sa bike lane, tapos hindi naman sinusunod. Ang laki ng pera. Kahit anong gawin pagbabago ng gobyerno sa bayan natin, kung tayong mga citizen, eh walang niya. Walang mangyayari sa bayan natin. Kaya nga ang sinasabi ko, simple lang ho. Simple lang. Bago ang lahat. Yung pagbabago ng sarili natin. Tapos, yung prinsipyo natin, baguhin natin. Yung pananaw natin sa buhay, baguhin mo natin yan. Jerry, Lee John, maraming salamat. Pag binago natin yung pananaw natin sa buhay, yung disiplina natin sa buhay, naglagay tayo ng isang presidenteng may pakiramdam sa ordinaryong Pilipino, sigurado maaayos yung bayan natin. Pero ano ang problema ngayon? Eto problema ngayon. Ngayon pa lang, sinimulan na natin ang mali. Bayaran ng mga mayor, bayaran ng mga governor, bayaran ng mga kongresista para lang pumanig sa isang presidential candidate. Sa tingin ninyo, pag nanalo yung presidential candidate na yon, una-una ang laki ng ginastos, babawi yon.
para sa mga proyekto. Pangalawa, yung mga nabayaran. Sa tingin ninyo, anong gagawin yan? Babawi din ho yan. Kukuha rin ho ng pera yan. Pag nanalo yan, kukuha pa ng mga posisyon. Ito pa lang, maling-mali na eh. The way they are campaigning, eh mali na. Paano pa pagdating ng panahon na sila'y mahalal? Naintindihan niyo yung ibig ko sabihin? Wala hong mangyayari sa bayan natin para ho tayong loko-loko. Gusto natin ng pagbabago pero pare-parehong muka ang inilalagay natin. Ulitin ko ha. Pare-parehong muka ang ilalagay natin. Eh, anong pagbabago meron doon? Sige nga ho. Pagbabago, yung mga senador na ilalagay natin, pare-pareho din. Buti nga, ako sa totoo lang, buti nga nandun pa si Kayatan. Kahit may, kahit kinokontra niya yung isabong, hindi siya ini-operate ng kalabat. At saka isa pa. Dito ho tayo magtatapos. Ha? Eh, para ho sa kalaman ninyo, alam mo naman, may konting verse-verse din tayo dito para naman na magkaroon ng lesson sa atin ito. Ito lang, paano mo talaga matitimbang kung ang isang masasabi nating maayos na kandidato? Alam nyo, di ba, paulit-ulit natin sinasabi, para malaman mo kung sino yung maayos na kandidato, tingnan mo yung nasa paligid. Napaka-importante yun nun. Biblical ba yan? Nasa Bible ba yan? Opo, ito. Oh, sabi dito, Proverbs 11 verse 14. For lack of guidance, a nation falls. But victory is won through many advisors. In other words daw, ang bansa ay bumabagsak dahil sa kakulangan sa guidance. At ang tagumpay ng isang bayan ay dahil sa maraming advisors. Pero ibig sabihin po nun, isa lang, napaka-importante ng mga advisors sa paligid ng pagiging susunod na Pangulo. Eh paano kung ang susunod na Pangulo ay yung mga advisors niya, ano, may issue ng corruption, dating nakulong, oh, di ba? May issue pagdating sa pandaraya. Oh, paano ho pagkaganyan ang mga nakapaligid? May issue sa corruption, sa alam na nating, alam mo yun, pinagbabawal na kamot. May issue doon. Paano magtatagumpay ang bayan natin? Paano magtatagumpay yung presidente na yun? So yun ho, ang pinaka magandang basihan o guidance natin. Huwag na ho nating tingnan yung mga presidente. Huwag daw natin tingnan. Alam nyo kung bakit? Yung mga presidente, pare-pareho naman yan eh. At totoo lang, pare-pareho naman silang trying to be nice sa harap ng camera. Okay? Pero how would you know that they're really good and they're really going to do something good sa bansa? Paligid. Tingnan ninyo. Tingnan ninyo yung mga kaibigan na kapaligid. Tingnan ninyo yung mga taong kanilang kasama. Doon pa lang makikita mo na kung anong klaseng gobyerno ang magkakaroon sila. Kaya nga dito sa part nito, dito ako nagpapasalamat dahil si Yorme, ang mga kasama niya, yung mga senador niya, hindi sikat. Honestly, hindi sikat. Pero mga mabubuting tao. Yung mga nakapaligid sa kanya, mga may puso. Di ba? Hindi naman quote-unquote winnable, pero mabubuting tao. Mabubuting advisor. Tunay. Di ba? Tunay na hindi mga politiko. Sige ho. Kayo ho, tingnan ninyo yung mga nakapaligid doon sa kandidato ng iba. Doon pa lang sabi mo na, pag-asa ba itong bayan natin kung yan na maging presidente? Kasi kung sino nakapaligid, yan din ang mga magiging sekretary. Yan din ang magiging nasa pwesto in the future. Di ba? Ayan o, Biblia ho ang nagsabi niyan, hindi ako. Ang isang bansa, o ang isang leader, o yan, nations,
nakasalalayan sa mga taong nakapaligid, sa guidance ng mga advisors. Yun lang po. Maraming salamat. Thank you and see you again tomorrow. Bye-bye.